Yan, okay. Magandang gabi sa inyo, mga idol. Alter Ego laban sa RSGPH, mga idol. Day number 3 MPLI. Game 1. Magandang laban to. Ito yung mga dapat na hindi mo nilalaktawan. Okay? Hindi mo dapat to nilalaktawan. Wala na si ano? Sino ba yung core ng Alter Ego? Anong pangalan ni ito? Nakalimutan ko. Sino yung core ng Alter Ego? Yung may jowang ano? Onyx PH? Ay, Onyx Bop. Shoutout kay Gab the Mosco. Grabe, maraming salamat sa stars. Original yung cellphone ni Idol. Grabe. Sana all. Shoutout sa'yo, Choi. Anong pangalan nun? Parang ayaw din talaga nila mahawakan ng Alter Ego yun on the first. Anong pangalan nun? Comment nyo nga. Selly Boy! Yan! Pucha, buti may mga ano tayo. Shout kay Kyle Perry. Sa Akasha daw. Gabi na eh. Akasha daw. May trabaho ang ninang. Tayo na lang. Road trip tayo. Ano? Road trip tayo. Tara Manila oh. Ano? Tara sa ano? Murato. Ano? Tomas Morato tayo. Road trip oh. Tag-isang sasakyan no. Road trip. Brum brum. Selly Boy. Si Selly Boy pala. Ang ganda lamang. Tingnan natin ah. Okay, so for RSG, ang player pala nila is Irad. Hindi ko pala na-review yung laban ni ano no ni RSG nung unang laban nila. Laban nila Omega. Pero ano, nanalo sila sa Omega. Sobrang one-sided. Sobrang last ni RSG. Ito, yung lineup nila is Irad, Nats, Exhort, Kusei, Light. Okay, so napalitan yung tatlo. Natira lang dito sa main. Main roster is Nats and Light. So, yan yung maganda, no? Ito, magkakaroon ng magandang exposure dito si Irad. Sa Exhort din, syempre. Diba? Hindi porket bench player siya, hindi siya pwedeng maglaro. Etong ano, etong Alter Ego, kilala ko lang dito si Odil, Pai. Yung dalawang, yan lang dalawa lang kilala ko. Kayo bahala. Dito na lang makakalamang. Joke lang gagi, hindi tayo magba Manila. Dito lang tayo sa malapit. So talaga naniwala ka naman eh. Tinignan mo agad wallet mo kung may panggas ka. Awit sa'yo! Awit sa'yo, guys! Siya na ngayon. Magdadala. Tingin na, ano, pakita ba ako? Pakita na ako? Makita na? Pakita na? Shout out sa'yo, John. Akin na to. Pakita ko na to. Ano, kaya ba? Valentina, no? Jungler? Ito pag jungler to. Anong tingin nyo sa Valentina? Post-board jungler? Chow! Martis! Grabe naman yung Martis, second pick agad. Ganun kasakit si Martis. Shoutout sa mga taga-Saudi dyan. 7-Eleven. Oh, pwede 7-Eleven dyan sa may ano? Sa may Pulilan. Joke lang, sa Carpa lang. Carpa. Magpupuyat ka ba? Ito 2 hours ko lang tong live ko. Hindi, tatapusin ko to. Tatlong game to. Alam mo, purple ba yung show laban sa ito? Ah, bukas daw oh. Hindi, tara, magpuyat tayo. Masarap magpuyat eh. Bea Digi. Birthday ba ni Draken bukas? Sa 11 po gano'n. Ah, 11. Shoutout sa Drew Gerald. Kulit mo, John Ray. Kanina pa kita sinashoutout ah. Kulit mo, John Ray. Basta mga dyan talaga makukulit eh, no? Ah, ginagamit ba ni Rael yung account mo? Kaya pala. Ah, puyat. Yan ka na naman, Rael ah. Baka iba na naman yung pinagpupuyatan mo ah. Sige, kasi grandmaster lang. Wow, okay. Ayan na, parsa. Win rate, Exhort, magaling din sa Exhort eh, no? Risky yun, kasi there's a possibility now,
Alter Ego banning out that Derot, kung sakali. Derot SP, oo. Oh, si RSG, si seryosoin ni RSG to. Kasi wala silang Empor eh. Sayang yung ano, alam mo yun, title din kasi itong MPLI. Although parang ito ha, ito ha, ito yung nakikita ko sa MPLI ha. Yung ibang team, di nila siniseryoso to. Shoutout kay Ben. Di nila siniseryoso yung MPLI. Okay. Pero sayang yung title, no? Kasi title pa rin to. Ang champion ng MPLI is ano, di ba? Si Alter Ego ang champion ng MPLI. Hindi ko alam kung ilang MPLI na. Pangalang best ko pa lang to na ba? Pangalawa pa lang talaga to, guys. Tingin nyo. Shoutout kay Jason Romano. Saan si Demon? Pahinga. Siguro pahinga. Pahinga to mga. Pahinga sila Demon kahit Aqua. Pati si... Sino ba? Pinalitan. Isa. Si Eman. Pahinga muna sila. Hindi naman masama magpahinga. Martis, Digi, no? Ano kaya patatapat nila sa Digi? Kosei is the way. Kosei all the way. Sino kaya ang gagamitin nila mga idol? Malabo, pero what if XP day show? Hindi ba yung masabi? Ah, oo, may posibilidad eh. Konti small chance, pero... Pwede. Maganda, alam mo maganda din sa DGP ngayon eh. It stops sa Atlas kasi parang hindi na kailangan mag-isip ng Atlas si Light, ganun. Kaya malakas mag-Atlas si Light eh, no? Kasi mag-Atlas kasi Light. Magandang ginawa nila, magandang ginawa nila sa spoon ko nila. Pero yes, Esmeralda would be really, really good. Yes. Para sa lineup dito ng RSG. Pero pwede siya kunin ng Alter Ego ah. Pwede, pwede sila kunin. Oh. Pero balik naman kaagad yung top of its feeling ko ganay. Pangkuha dun sa Beatrix kasi kailangan talagang position sa likod. Last ban of Alter Ego will they be targeting a hero from Kosei. Kasi if si Kosei, pwedeng mali yung magiging ban mo pag si Kosei ang tinarget mo. Kosei! Shoutout kay Jobs! Oy, shoutout daw sa mga barbero sa Kobar KSA. Shoutout sa inyo mga idol. Ingat kayo dyan sa ano ha, Saudi ha. Okay, banling, ban po, views. Tinanggal ni RSG dito. Last two ban. Last two ban naman ni Alter Ego is Melissa and Irith Hell. Max, man. Oy, Therese, lo. Kaya pala. Ano? Ako. Ano na? Ito na yun eh. Ito na yun eh. Kala nyo ah. Anong pakito? Wala. Anong pakito, Esme? Therese, lo. XP to, guys. XP to eh, no? Malamang sa malamang eh. Shoutout kay Dominic, pati kay Chai. Parang in-overwhelm nila yung Alter Ego. Ah, may time journey kayo. Sige, overload ng crowd control. Uy, magandang sagot yan ah. I like it. I like the Yuzhong against the Farsa. Oo, pang-aki classic na sagot yan sa Farsa. Totoo lang. Pero last pick kaya dito ng RCP. Dragon! Nako, medyo iilangin nila si ano dito, si Farsa. Uy, may ano pa. Leomord, no? Leomord? Ano kaya? Hindi ko Brody baka nasa Yuzhong kasi papasokin sa mga. Or Leslie. For the Vision Queen. Pwede mag-Leslie, feeling ko eh. Your damage output lineup here. Wala nang eh. For both teams, wala nang taki-taki. Or Bruno. Shoutout kay Kobe. Shoutout kay JB Reyes from Jeddah daw. Yan, shoutout sa mga taga Jeddah dyan. Ingat kayo guys, ingat kayo dyan ha. Sobrang mag-ingat kayo. Shoutout sa Jerson. Oy, Leslie. Oh, Leslie. Maganda yung Leslie pag may mga digi-digi. Pagkatapos ko! Riley! Sniperan sila nung Felix. Tutokan sila, no? Tutokan kayo pa rin. Kaso yung may, ano, yung ikose. Deka nga, deka. Naglalakso eh. Hindi na kailangan itutok eh, no? That's true. Naka-automatic scope eh. Pag nag-double gold late start, yung Alter Ego, yun naman yung problema doon. Very, hindi siya madali, as in, mahirap yung mag-farming, farming, find
Oy, shoutout sa'yo, Teng. Hayop ka, Teng. Ano, Teng? Win streak ako kagabi, Teng. Ayan sinasabi ko sa'yo, Teng, eh. Sa pangalan nyo, pinakpan, no? Pinakaman, eh. Lods Meta ba si Leslie nga? Masakit si Meta. Masakit si Meta. Masakit si Leslie. Masarap i-pride din si Leslie, guys. Sobrang daya ng Leslie ngayon. Masakit. Yan, si Zizi ang kagamit sa tenisla. Zezay. At ngayon, tayo ay makita ng isang... Si Nat Zezay. Yun lang, nag-post. Versus Indonesia, dito sa laban ito. Classic. Ba't nag-post agad? At this point, nagiging classic na. Actually, yan, ito. Huwag nyo i-post. Igaw nyo agad yan. Yan na. Paano ka lulusok doon at saka hatak ng crowd control kung three times journey? Ama watch. Pahing niya. Ama ka pa niya. Ulit mo, Rally. Si Rally, eh, no? Tamang SM lagi, ah. Offensive, ah. Mahirap kang pumasok. Yan na. Oh, ito. Nakita na natin to, ah. First blood. Ay, hindi. Nani. Ay, hindi. Oh, first blood. Yan na. Umangat kasi si ano, no? Nakaangat kasi si Ninyo. Napatay tuloy si ano, si Jisilay. Pero kung di nakaangat yun, putya. Patay sana si DG or si Ninyo, no? Ganda ng backup ni ano doon, ni Light sa kanila ni Exalt, eh. Laban sa RNG Philippines. Now, it's okay naman. That's normal, actually, very nice try mula sa RNG Philippines na the three-man gang on the top side. The three-man gang! Napaano naman, na-flickered naman si Philippines. Na-burn naman. Nagkataon lang na napasama ang ano, kwestuhan ni Kuya mo Light. Kailangan makasurvive si anong RNG dito, early game. Pero si Light naman, na-burn din yung flickered na so. Yan, tamang bantay muna si Light sa Digi, no? Kasi kahit Leslie yan, evident naman dito. Masakit man pa rin, maharas pa rin talaga yung Digi na yan. Si Kosei pala, si Kosei nga pala may gamit, no? Okay, 10 seconds, first turtle. Oy, Digi bumaba, oh. Nagpa-level 4 yung Digi sa mid. Okay. So, ang labanan nito, Turtle Fight 4v4. Turtle Fight 4v4 to. Yan sa DG Gold Star niya. Pero at the meantime naman, I think may bawi din naman yung RNG Gold. Okay, alright. O yan, level 4 na siya, no? si Light. Tignan natin to, ako sino mas malakas sa meta na to, ha? Leomord, no? Oy, Feather Strike, Time Journey, Dragon. Oy, nakuha pa rin, ha? Kaso, ipit yata siya, no? Sana nila, kaso nga lang, nauubos yung mga membro at dito yung Dragon. Bagsak si Rad, tsaka si Light, pero si Nuts dito. Eh, kumatak. Ang sakit din ng combo ng ano, nakita niyo yun? Pucha. Nako po. Lahat eh nakuha ng Dragon. Grabe naman yun. Ang sarap sa mata nun, ha? Dragon tapos kabayo, no? First time ko makita yung pinag yung ano, first time ko makita yun. Ang sarap sa mata. Okay, pero hindi tayo ano, ha. Sabihin niyo alter ego ko, eh. Nagandahan lang ako nung lumabas yung dragon sa kayong kabayo. Okay, Philippines pa rin talaga tayo. Oy, sipa. Oh, patay. Patay na si Udil. Patay na. Nice kick. Basic 'yan, eh. Mga chugads talaga ang Philippines, eh. Mag-jungle ng RC Philippines. Oo, kasi sa nila nakuha yung gold din, diba? Diba? Hindi natin ma-explain din kung saan nila kinukuha yan kasi lugi sila pagdating sa kill score. Na namang factor yung turtle ano nila kanina, turtle tank nila kanina, pero hindi dapat din yun, eh. Dapat lamang talaga yung alter ego. That's true. And under pressure naman ang ginagawa dito sa ng alter ego, in fairness, sa gamit ang mga bunnies of death. Wala kayo na yung touch. Again, that is in pure rage on the Diggy. So, mahapdi yan. Masakit. Mahapdi yan. And it's a four-man gang just to make sure na mag-down yung Tori. Actually, this is a very good one. Makabasag na naman. Ganun talaga eh, no? Ganun talaga eh. Diggy kasi. Basag na ang Tori sa may badang. Basag talaga. Wala pang 5 minutes, ha? Nabasag na nila. Magpapalit na kaya. O, te-turtle muna. Alaga na nga. Hindi na yung feeding dati na nausap. Turtle muna. Inutilize talaga. Malaking bagay yung dragon. Mamaya yung dragon, malaking bagay, no? Para yung baba naman yung maganda kasi pang zone din yung dragon talaga, eh. Turtle muna.
ikot-ikot lang, no? Pag nadikitan yung Leslie, tamang Petri, ano lang ko. Uy, patoy! Ay, hindi, snowball kasi, 4-0. Hindi, snowball, 4-0 kasi, oh. Sobrang ano nun, lamang sa item kaya napatay si Nuts. Yeah, ang ginagawang focus ng RSG Philippines just all for the farm. Once more, 400 gold lang. Ano lang, hindi ko alam saan pa nakakuha talaga ng gold nito RSG Philippines. It's supposed to be, ah. Sa dami nang nangyayari, Turtle with advanced sa kills, dapat sober line lamang nila. Dapat talaga malaki. Dapat malaki, pero dumidikit pa yung RSG Philippines, eh, which is a great thing. Kasi isang clash lang na manalo sila, for sure. Mapupunta sa kanila yung... Hindi naman kasi nawawala ng farm si jungler, kaya dikit pa rin. Saka lang lalamang pagka, ayan, nakaka-invade na. Tapang niya dito, mukhang diba? Mapupunta sila sa mid lane. Feather airstrike na gamit ni Udil. Ginamit niya rin yung IMU, pero si Nats lang dito, dumodouble lane. Kailangan daw... Pagka na ano to, pag napatay yung dragon, snowball yung dragon for zero, malaking bounty yan. Uy, nagka-clash oh. Early game oh. 5-man mid. Pwesto oh. Makakro sa ano oh. 5 minutes ano, macro agad oh. Malupit. Oy. Oy, ano? Oy, gago. Ganda ng combo. Nakita niyo yung bawas ng kabayo? Hindi pa, di ba? Hindi pa na sa... Paparating pa lang yung kabayo, pero grabe yung damage sa ano. Kaso, 3 dead sila. Snowball agad si Ira din, nakabawi, naka 3 kills. Okay lang. Nice. Isang clash lang, sila na yung lalamang. Ang ganda ng ginawa doon ng ano ng Alter Ego, tinalunan nila si Kuya mo exhort. Basag ang mid lane. Naka double decimate, double kill with the decimate. Oh, basag ba? Hindi. Oy, binalikan ba? Isa pa? Isa pa, binakdor. Hindi na. Hindi, babakdor rin ata. Nasa mid pa eh. Beautiful gameplay from Irad with the Martins. Joke lang, hindi na babakdor rin. Risky na. Hard counter ang usual. Whiskey na yan, mga idol. Uy, naka Turtle, grabe naman. Opo, pinipilit nila yung mid talaga, no? Okay. Op. Time journey, gago ulti. Oy, saya. Op. Puto, ganda ng combo. Kinulat silang lahat. Apat ang bagsak mula sa Alter Ego. Kosei with the bullets. Si Pai ngayon, babawi pa nga. Sarap ng mga combo ng ano doon, RSG ah. Transform na siya. Nais niya lang depensahan yung Medellin. Wala na, basag na yan. Sayang dragon niya. RSG Philippines sa isang iglap. Biglang lumobo yung kalamangan. Ito na, lamang na si ano. Tapag eh. My goodness. Tapos may replay. Tapos yung pagkupa ni Nats. Si Nats talaga, men. Si Nats, akala natin, kanina, di ba, nasulokin siya. Tank build! Tignan niyo yung Martis, oh. Blade armor, curse helmet. Tapos, anong bubuhay niya dito? Heptasis. Aabot at aabot pa rin ako. Sige, do, alam nang may apat na naman. Hybrid build. Pero this time around, mas maganda ang posisyones. Alter Ego. Hybrid build na ano na Martis, mga idol. Grabe naman tong ano to. Si Irad. Ngayon, from 400 naging 4,000 lang naman. Masakit din talaga yung Teresla na yan. Pero yung Martis ang masakit din, no? Kanina lamang na lamang yung Alter Ego. Tapos sabi natin, isa lang naman talaga yung kailangan ng 4K. Pero sobrang taas naman itong nakuha nila after nung isang clash na yun. Kaya naman yung Alter Ego ngayon, magdadalawang isip kung papalag pa sila sa mga teamfights kasi RSG ngayon talaga. Siyempre si Leomord naka killing spree, matik ano yan, damage build talaga, no? By items na rin kahit papaano itong si Irad, kaya naman talaga sobrang tama. Malalambot pala yung Alter Ego. Sinong tatangke? Si Pai siguro pinaka-tank nila dito, no? Yung Digi naka-damage din ata. Naka-damage yan eh, emblem. Oh, yun, patay. Ang lalambot ni Alter Ego. Wala silang solid tanker, so mahirapan silang pumasok. Yun yung mahirap sa kanila. May damage pero yung ano, malalambot sila. Kailangan, oy! Oy! Nag-retry. Ay hindi pala nang retry. Si Pai naman dito ay babawi. Double kill na sila dito sa pibulang ibaba.
pero 3v1 situation. Pai, kakayan mo pa nga barrier, pero nirespect ako po na ano kaya build ng ano, ng Yuzong? Damage din kaya siya, damage. O hybrid din. Hindi, hybrid ako dito. Ano? Masakit, di tatagal yung dragon. Laki ng lamang ni RSG. Anong gagawin? Ito yung mga matitipid eh. Ang bilis yung mga mahal, magugulat ka lang ang dami. Sakit? Sa parsa lang, iyak na sila eh. Sa parsa lang. Pag nalabagan ng parsa, 2 weeks lang talaga. Si Bea. 8K, gagi, 8K. Next Lord, no, parang GG na ata sila Next Lord. Ah. Wala silang solid na pang dip eh. Yeah, wala silang solid na pang dip eh, no. Kayang tapusin pag nakuha uli yung Lord. Or pwede namang pilitin na to. Bawasan muna yung tower bago mag-Lord. Pati yung tropa mo, yung iba binaban yung Martis eh. Ano kasi? Madaya. Ang hirap i-hold ng Martis. Tapos ganito hybrid pa, no? Pwede pala yung ganong build. Ngayon, kita ko lang sa background. Nag-uusap na yung mga coach ng ano, ng Atrito. Pili ko, banda na sa next team. Banda natin. Si Irad. Lamang na tayo eh. Kung MPL ay ni Irad, Martis lang ginagamit niya. Martis lang eh. Ang ganda ng laro eh. Pigilan yun eh. Ban eh, no? Ban mo yan. Yung Martis ni Irad, parang ito ngayon yung bagong pani niya. Kasi si Irad, kilala talaga sa pani dati eh. Pero ngayon, umidispat lang si Jose, sabi namin. Bahala sumilip sa lahat ng kalaban na dahil nasilip na nga nila si Irad papasok na napasahit load ka sa natalian napabalik pero si Irad kaya nang uhuli mapipilitan na lang si Defcon siya gamitin ng kanyang time journey pero mukhang hindi si Kosei lang sapat na tumatama dito yung mga bala grabe naman yung ultimate ni Kosei hindi talaga pang dami okay counter sa Mortis hindi rin eh pag nakapitaw ng second skill yun pero pwede rin siguro. Akay naka-petrify, no? Wala talagang galawan yan. Pranko! Yan talaga pang counter dyan. Pranko. We learn something new every day. Ayan, no? Nakabasag lang ng... Uy! Lambot, oh. Malambot! Sasamahan nila pero depends ang tunay na naman mula sa Outer Ego. Fast clear mula doon sa Lord pero minions sa gitna ang sasamahan ng kabila. And then there's coming from Udil. Beautiful defense. Yun lang nakakadip. Ang hirap pumush dahil nakakadip ha. 40k na si ano Alter Ego. Palag-palag na si Alter Ego. Palag-palag na si Alter Ego. Udil hanggat nandiyan siya like every 15 seconds yata yan. Yeah, like, 2 minutes pa yung Lord eh. Pwede pa silang mag-farm. Nag-Nature's Passion. Ubos ang wave, pati yung Lord. May kabomba pa. Ilan na siya, no? 9-6 na si Ninyo. May item na si Ninyo, eh. Kahit na lamang yung RSG Philippines, kahit na 10k
Parehas lang silang 3 item ni ano ni Jose. Palagpalag na to, palagpalag na to si ano. Palag na si Alter Ego dito. Naka-survive sila ng dalawang Lord eh. Ah, naka-hybrid pala si Pai. Hunter Strike lang, no? Oracle tapos Dominance. O ano? Diba? Ako lang naman si KDA. Kuya Pai, feeling ko. Kalma ka lang eh. Palmalicious ka lang eh. Masyado mo nilulog din at eh. Pero hindi, tama lang yung ginagawa niya kasi pag pinagada niya na oh, guguho. Ang Alter Ego, pag nabatay yung Yuyong, alam nyo na. Siya yung ano dito. Tumakbo na kayo. Siya yung pillar. The pillar of Alter Ego. Oo, pag napabagsak dito si Kuya Pai. Ay, the pillar. Ay, the pillar. Taba ni Irad, oh, 13k. Lock item na. Lock item na. Lock item! Paalam, Alter Ego. Paalam, Alter Ego. Ito. Unlock. Umi-ispat na naman. Super scaling din si kids. Tsaka si, ano, si right now. So, hindi sila maka-pull all burst on anybody. And hindi din makagalaw ng maayos yung Leopold dahil din sa penalty zone. Lagi siyang problema. Problema din niya yung, ano, yung Cho. Paano mang kabayo? May yung dragon na, oh. Pwede si Pahin palayo dun sa path kung saan dadaan yung mismong kabayo. Oh. Yung Tori naman sa may balang itaas, magpupush ng pusa dahil sa pag-clear na ginawa ng kamila. Pero si Light na magamit ng flicker, hindi successful. Oh, let's hindi naman. Ewan ko, hindi ko napanood eh. RSV Philippines, sama-sama na naman sila. Alter Ego, defensa ulit, save up. Ayan, nakakiras na rin yung dragon. Yun yung magandang item talaga sa kanya. Pag naka-blade armor pa yan, mahirap na patayin yan mamaya. Kailangan nilang makabitas ng isa. Kasi mahirap mag-push habang kompleto yung other ego. Even with your lord. Kahit may lord ka, pag hindi ka nakabitas ng isa here from other ego, maklear nila lahat ng push. Ito rin the bomba. Ito rin defensa. Sama-sama na sila, mukhang mababasag ang Torres sa pilitang kita ang Feather Nerd Strike mula kay Exhort para mapalayo ang mga miyembro ng Alter Ego, bottom lane. Tinatrabaho ni Irad pero hindi siya maging matagumpay. Yung top lane naman. Wala ka na, isang tower na lang ha. Ng RSGPH from the side of Alter Ego. Shout out to Gino. Paano ba talaga yung game plan dapat ng Alter Ego dito para makabawi? Actually, naghintay na sila ng oras eh. Hindi lang nila magagamit yung game world, mag-max level. Kahit 0 to 7 yan, pag mara tayo ng mga 60k gold. 70k, wala nang problema yun. Lalaban sila ng sabay. Uy, gago na atak! Jose! Jose, nabutan pa! Pinilit niya yung ano, yung tower. Nung kabayo na lundag, pero Alter ang sakit ng kabayo! No, kabayo lang, grabe na yung damage. Dragon, may kabayo, nilabas na ang mga hayo. Pero ngayon, RSG Philippines, dahil nga doon sa early pick-off, mapipilihan silang matras. Irad, dumidistansya na rin mula kay Kids. Pero wala. Sobrang tapang ng Alter Ego. Kaso nga lang si Exhort nakapwesto, Feather Airstrike, binitawan, pero dalawang Feather Airstrike. Mukha na patay si ano? Ngayon tatlo na lang matitira mula sa Uy! Philippines. Sinabahan pa na sniper shot. Ngayon, immortality pa para kay Irad. Alter Ego. Regains control. Gago, pumupuso. Just like that, Alter Ego ngayon ang kumakatok sa buntuan ng RG Philippines ang mga bagay kuya mo. Kids! Ang bilis na ng cooldown ng kabayo niyan. And again, yung wave clear is medyo problematic pag wala naman si Exhort, pag wala yung Farsa. Yung Alter Ego, isang biglap babaliktad pa eh, no? Malaki yung chance na mas maging matapos. Madali si Jose, nahuhuli sa mismong Lord. Nasimulan ng isang pinas. At dun, nakagawa ng pagkaan para makalabas ng base ang Alter Ego. Shoutout kay Harvey Miguel! Marami salamat sa 75 stars. Grabe, original yung cellphone niya. Nakakasend ng 75 stars. Oy, nakita. Oy, galing. Patay agad. Nice one. Oy, kaso yung kabayan sakit. Walang galawan si Kusay, no? Walang galawan, guys. Wala rin siyang flicker, cooldown kasi. Kasi yung dragon, nasa kanya ang karamihan ng ginto ng Alter Ego. Kasi here, kung ano mang may damage si Mino, and kids also looking very very confident, kahabol na ang mga kuneho. Paano pasok ang gagawin ng RSG dito? Si Miranda kapwesto sa mga building, at dito na binitawan na yung kabayo kids, ahabol dun sa mga magandang likuran, pero si Udil,
Nagamit na rin yung Fenrir Strike. Sinozone lang nila si Irad. Pero anytime, umihiro sila. Ayaw nilang bigyan yung nila. Pero Fenrir Strike mula kay Exord, bibigyan naman nila. Pero ngayon, yeah. Oy! Kasama na si Gordino ni Kids. Kabayo Kids will be effective. Dapat ang batito sila. Ang sakit ng kabayo na. Ego secures a kill. Secures the Lord. Or SGPH ang dedepensa. Nako, tatagilid pa ata. Na zone nila ng malupit. Actually si ano si Ira, good job on that, try to play with Exhort sa better air strike range. Ang problema is nung dulo nung sobrang si Kusei na lang kasi tatanggalin nila dito guys eh. Si Kusei na lang tatanggalin nila. Pag nawala na si Kusei, sobrang dali na sa ano, sa alter ego eh. Ang dami niyang kasabay eh. Ang dami talagang dumikit kay Kuya Irad. Pinopokosan masyado si Kusei, no? Masama kasi nga. Ang goal nila, lulord na sila eh. Hindi hinihit ang alter ego eh. Tumama. Tumama, tapos talagang ginawa nila. Bago walang Feather Airstrike, may Lord sa mid. Abot kaya yung Feather Airstrike ni Exhort? Wala siyang Feather Airstrike ha. Pwede i-rush ng alter ego to mid. So bagay 20 minutes na yun, no? Mabilis lang siguro cooldown yun. Tatlong miyembro ng alter ego, may immortality. Nalaman sila ngayon sa ilalim ng Feather Airstrike ni Kuya Moodil. Lumitipas by sa gilid, not going down, no use, for the penalty zone, they're gonna go. Gogo, sakit ng kabayo! Power lock na. Naubos yung mga miyembro ng RC Philippines and Alter Ego win an upset, a comeback win from game 1. Sayang, nagkamali kasi sila na ano. Doon sa may last tower, doon sila nagkamali, nagkamali si Jose. Pero okay lang, makakabawi pa yan. On the base,